Good morning or good afternoon or good evening po sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. I'm making this video for the first time ever dahil gusto ko sanang iparating sa ating mga kabataan na medyo mali ang mga impormasyong nakuha tungkol kay Ferdinand Marcos. Ngayong ililibing na si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, sana malaman natin na siya ang nagbigay sa atin ng napakagandang pamana gaya ng mga hospitals, mga roads, mga highways at mga infrastructure na hanggang ngayon napapakinabangan pa. Mali ang mga sinasabi ng mga karamihan sa mga textbook after 1986. Natural lang naman yon dahil may kasabihan nga victory, history is written by the victors. Ang kawawa nga lang nito ay ang ating mga kababayan dahil lahat sila ay na-deceive at nalalaso ang mga kaisipan dahil sa mga media na rin na mga karamihan ay binibenta ang mga integridad para lang sa kapakanan nilang pansarili. Sana ay isipin natin ang kapakanan ng panglipunan, pang lahat. Si Ferdinand Marcos ay malaking naiambag at naitulong sa ating kapayapaan sa Pilipinas, sa Southeast Asia na rin in general. Can you imagine kung hindi siya nag-declare ng martial law, baka siguro ang ating bansang Pilipinas ay fully communist na since 1975. Dahil nung nagkaroon ng communist surge sa Southeast Asia noong 1970s at lumakas nga ang communist dyan sa UP University, muntik na maging communist ang Pilipinas. At ito nga ay napatunayan dahil ang communist surge ay nangyayari din sa mga neighboring countries natin. In fact, 1972 nag-declare si Ferdinand Marcos ng martial law at 1975 nangyari yung full-blown pagbagsak ng mga bansa to full-blown communism gaya ng Laos, Vietnam, and Cambodia na napakit lang sa bansa natin. In fact, yung mga nagsipagtakas na mga Vietnamese ay naging boat people na sila'y naging nanirahan sa ibang bansa ng Pilipinas gaya sa bataan na kinukup na ating bansa. Si Ferdinand Marcos ay napakaraming nagawa para sa ating bayan, kaya sana naman ay huwag na kayo magpapalinlang dyan sa mga taong naninira sa kanya. Ang martial law ay nag-save ng mga milyong-milyong Filipino from the slaughterhouse of communism. Panoorin niyo po ang Killing Fields ng a movie in Hollywood para makita niyo kung anong kalagayan ng mga edukado, mga professional na mga pinapatay noon ng mga komunista. Panoorin niyo po din ang video na ito na susunod. Nagpapatunay na si Ferdinand Marcos nga ay isang bayani nung Second World War at naging sundalo nga siya, naging sundalo para ipaglaban ang bansang Pilipinas. Ginawa pa iyan ng ibang mga tao dyan na tinatawag nila mga bayani? Hindi po. At panoorin nyo na rin po ang video na kinumpal ni Mang Ferdy tungkol sa kadanihan ni Ferdinand Marcos na mga Amerikano po mismo ang nagsabi na siya isang bayani. In fact, isa sa kanilang general ay sumaludo kay Ferdinand Marcos dahil siya isang bayani. And also, the most single-handed na kabayanihan ni Ferdinand Marcos is during 1986 nung nagkakaroon ng kudita at power grab, ay pinili niyang huwag i-disperse o bombahin ang mga tao sa EDSA dahil alam niya na dadanak ang dugo at ayaw niyang mangyari yan sa kanyang mga kababayan. Siya lang po ang naging presidente natin na ganyan ang pagiging statesman. So, kayo na po ang humusga at panoorin niyo lang po ang video na susunod. Salamat po. Please share this video. Thank you very much. Our speaker today is the President of the Philippines, Ferdinand Marcos. It has been 16 years since President Marcos came to the United States on an official visit
and 16 years since we first welcomed him to our podium at the National Press Club. When he appeared before us then, he had just been elected president of the former American colony, which became an independent nation in 1946. We knew Marcos was a war hero. He got so many medals in World War II that when the young Major Marcos met four-star General Omar Bradley, the general saluted him. We also knew he was a persuasive fellow. How else could he have managed to get his wife, who is known to be strong and bright, to marry him after they'd known each other for only 11 days? And we knew he was experienced in overcoming political adversity. After all, the first case Mr. Marcos ever won as a lawyer was when he successfully defended himself from prison against a charge of murdering a political opponent of his father.